Yo, what's up guys? This is Hiphop Mentality. In this video, pag-uusapan natin ang hidden agenda o manon ni GLOC-9, ang collaboration ng OBLAXZ-SINONG Production, Def Jam Philippines at MOROBEATS, at ang tinatayong bagong grupo ni SIOBAL. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, ba mag-subscribe ka na. At hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos related to Pinoy Hip-hop. Huwag mo na rin kalimutang bisitahin ang official Facebook page ng Hiphop Mentality. Nag-live si SIOBAL sa kanyang official Facebook account para sa mga MC o mga aspiring artists na gustong pumasok sa kanyang tinatayong bagong grupo. At kung di mo pa napapanood ang kanyang live, tara panoorin natin. What's up? Para isang post na lang, bigyan ko lang kayo ng konting update tungkol dun sa binubuo nating family, yung RPBLKN family. At napakaraming nagpasa nung kanilang mga track at sobrang lulupit ninyong lahat. So waiting lang mga tol, kasi pinapakinggan namin isa-isa yan para malaman namin kung ito ba ay pasok na, kung ito ba ay kailangan pa ng improvement. Bibigyan pa natin ng chance at hihingi pa tayo ng ibang mga tracks nila. Pero doon sa mga na-meeting ko na, doon sa mga nakausap ko na, kumbaga na-briefing ko na, welcome sa inyo mga tol, at sana yung tulad ng napag-usapan natin, yan, suportahan lang tayo, hatakan lang tayo pataas. Doon naman sa mga naghihintay ng update, yan, abangan nyo lang mga tol, kasi medyo marami talaga pinapakinggan namin isa-isa. So kapag kayo ay tinawagan ko na, yan, ibig sabihin yan, pasok na kayo, ina-welcome ko na kayo. Kumbaga, binibriefing ko na lang kayo para kung ano yung expect nyo rito, kung ano yung mga gagawin nating projects in the future, mga collaborations, all-star, mixtape, mga ganon. So basta ang masasabi ko lang dito sa family na binubuo natin, hatakan tayo pataas, supportahan tayo sa bawat isa, magkakapatid tayo dito. So yun lang, huwag kayo maiinip kasi talagang medyo mahaba ang proseso. Marami nagpapasa, wala tayong binibigyan dito ng VIP treatment, walang mga ganon. So talagang ano tayo dyan, by schedule, kasi tulad yan, meron ako mga ginagawang project, meron ako mga ginagawang beat, mga ine-edit pa ng music video. So kaya may mga kasama ko ritong nakikinig din ng mga kanta. So abangan niyo yan mga tol. At welcome sa mga nakausap ko na, welcome sa Republican, welcome sa RPBLKN. This is SIOBAL. Peace out. Ikaw, sa tingin mo na malaki ang chance mo makapasok sa binubuong grupo ni SIOBAL na RPBLKN ay magpasa na ng demo sa kanilang official Facebook page. Ilalagay ko na lang sa description ang link ng page na ito. Ikaw, anong opinion mo sa usaping ito? I-comment na lang sa comment section para ating mapag-usapan, dahil gusto ko rin malaman ang inyong mga opinion. At ito, sa official Facebook post ng kapatid natin na si Elmong Kalbo, kung saan isa siya sa naging saksi ng secret meeting ng OBLAXZ-SINONG Production, Def Jam Philippines at MOROBEATS sa kanilang unrevealed project. Wala pa masyadong detalye kung ano nga ba ang pinag-usapan sa meeting na yon, pero panigurado na solid yon. At inirelease nga pala ngayong araw ang kanta ng OBLAXZ-SINONG Production na pinamagatang Sino ang Hudas. At para sa akin, sobrang solid ng kantang iyon. At kung di mo pa napapanood, ilalagay ko na lang sa description ang link ng kanta. Ikaw, anong opinion mo sa usaping ito? I-comment na lang sa comment section para ating mapag-usapan, dahil gusto ko rin malaman ang inyong mga opinion. At ito, simula na madamay si GLOC-9 sa beef ng old school at new school, ay may mga hip-hop enthusiasts at fans na naglabas ng samot-saring opinion. Kabilang na ang fans na ito na si Ono Sindikatos, at di ko alam kung tunay ba na pangalan yon. Basta ayon sa kanyang official Facebook post, quote, "Sa aking pagkakaalam, isa si GLOC-9 sa pinagtatawanan sa rap scene dati. Sa forma niya na all black at pitted na pantalon na animoy pang rockstar ang dating. At meron pang ang batikang rapper na nagsabi sa kanya na
hindi ko gusto ang estilo niya ng pag-rap na malabon tags ang dating. Naging alalay din siya ni Francis M. na tunay nga namang iniidolo niya at nagamit niya upang makilala at tumusbong ang pangalang GLOC-9. Marahil kay Francis M. lang siya tumanaw ng utang na loob, hindi sa death threat na kanyang pinanggalingan. Sa likod ng istoryang ito, sila lang nakakaalam. Kaya huwag kayong magtataka kung pagsasamahin niya at hawakan niya ang mga rap artist na inyong kinamumuhian, pagkat isa ito sa mga hidden agenda niya. Ikaw, ano sa tingin mo ang authenticity ng post na ito? Comment na lang sa comment section ang opinion nyo. Dahil gusto ko rin malaman ang inyong mga opinion. At you know the drill, sa part ng video na ito, ating itatampok ang mga bagong release na kanta mula sa mga artist. Pilit na tsatsaga, ako'y patrip na sa tadhana. Paulit-ulit na pinapana, baka tumama. Minsan mas madalas pang tumama, maling hinala. Kesa sa mga bagay na dapat laging hinahasa. Madalas na mawala sa tuwing may nagpapabaga. Siya ang dahilan ng aking pagtawa't pagluha. Bitin ng sandaling oras na maiuuwi ka. Kung sakaling maabo ang ating huling pagsasama, magkita na lang tayo pag napadpad sa kalinga. Natutuwa ako dahil ikaw aking karamay. Sa mga gabi na sa duyan ay napabalatay. Inabot ng umaga nung gabing wala pang malay. Maaga nung namulat ang mga matang mapungay. Kung inaakala nyo na iba to, mali kayo. Ako ang kwago sa gabing walang tulog na mahimbing. Akala mo nakapato porket habang buhay gising. Purong berde sa gabi na madilim. Footrip ng isaw sa kanto tas tulog ng mahimbing. Makinang na makasing, makate sa mga palad. Isa sa dahilan kaya hirap kang makausad. Kuminsan taliwas ang hiling na natutupad. Parang puno lang ang buhay sa baba na diskarte pataas. You lang aming lane, get those fucking cash. You lang gagawin diskarte pataas. You lang aming lane, get those fucking cash. You lang gagawin diskarte lang palagi mapaaraw o gabi. Walang pake sa negatibo, puta dun ka sa tabi. Magpapera aming pakay para umangat ang buhay. Bibili sariling bahay, bibigay sa akin nga na yung ang marikina ngayon ay nasa tundo. Pumutodo ng sipag, binabago ang mundo. Na nakasanayan na mayroong inaasahan. Lumabas sa comfort zone para makipagsabayan. Kalaban ng kahirapan lang iba. Kunin ang pera, walang iba. Diskarte pataas, sa'yo ng way. Gagawin ka to para lahat ng aking brain. At yun, ababa na lang sa mga paparating na hip-hop content related to Pinoy Hip-hop. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Shout nga pala sa mga sumusunod. Peace!